Kinondena ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga ang sorpresang demolisyon umano ng Clark Hills Properties Corporation na lumabag umano sa kanilang kasunduan. Nakabantay naman ang mga residente sakaling bumalik ang demolition team sa may giit na bawal ang paghihimasok lalo't may apela pa sila sa korte. At nakatutok si Ian Cruz. Kung mainit ang sitwasyon sa pagitan ng demolition team at ng mga taga-barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga kahapon. Humupa ang tensyon ngayon. Ang ilang residente, kinumpuni na ang kanilang mga nasirang bakod sa naganap na gulo. Paghahanda na rin daw ito sa pagbabalik ng demolition team. Nangangamba na po kami, baka hindi lang po ito mangyari dahil maras na po sila. Ayan po, gumagamit po sila, kumukuha sila, umaarkila sila ng mga minor de edad na nagiging pinanglalaban po sa amin at pinanangsasangga po nila yung kapulisan. Umaabot ng 73 hectares yung contested land dito sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga residente, 50 hectares pa mahigit yung tinataniman kagaya ng tubo at iba pang mga root crops. At ayon sa mga residente, marami talaga nagkaka-interest dito sa kanilang lupa dahil nasa gilid lamang ito ng SETEX. Naroon lamang ang Clark Freeport Zone at malapit din ito sa paliparan. Para sa mga may-ari ng lupa, kinansela man ang kanilang CLOA o Certificate of Land Ownership Award, hindi pa rin pwedeng manghimasok basta ang developer sa lupa dahil meron pa silang apela sa korte. Naghihintay na lang kami ng hearing pero patuloy pa rin sila sa panggugulo dito sa Barangay Anunas. Sa isang post naman ng Angeles City Information Office, kinundina ni Mayor Carmelo Lasatin Jr. ang anyay bayulente at sorpresang demolisyon ng Clark Hills Properties Corporation kahapon. Sinulatan na rin daw ng alkalde ang Clark Hills para ipabatid sa kanila ang planong pamamahagi ng contested land sa mga tenants ng Barangay Anunas. Hindi raw tumapad ang developer sa napag-usapan nila ng LGU na tigil muna ang demolisyon. Ayon sa post, sa pulong noong November 29, 2023 ng alkalde at attorney Henner Endona na legal counsel ng Clark Hills, hiniling sa management na mag-donate sila ng 3.5 hektarya ng lupa at bibili naman ng 3.5 hektaryang lupa ang LGU para sa mga residente. Ipapaabot daw ng legal counsel ng Clark Hills sa management ang suwestyon ng LGU at sumang-ayon din na wala munang magaganap na demolisyon habang isinasagawa ng LGU ang mapping at tagging ng mga apektadong residente. Ayon naman kay Attorney Endona, natanggap na ng Clark Hills ang kopya ng tinutukoy na kasunduan ng lokal na pamahalaan pero wala pa silang pahayag ukol dito. Sa naganap na karahasan kahapon, sabi ng mga residente, dalawang lalaki kung saan isang minor de edad umano ang inaresto ng mga otoridad. Ayon sa PNP Angeles City, naipagharap na ng reklamo ang dalawang inaresto ng direct assault at alarm and scandal. Pero dahil minor de edad ang isa, na-turn over na raw ang bata sa DSWD. Sa naganap kahapon, nasa isang dosen ng polis at 10 miyembro ng demolition team ang sugatan. Sa kabila ng nangyari, maximum tolerance pa rin daw ang ipatutupad ng PNP. Mga 12 kahapon po na tamaan ng molotovs and mga basag na bote na tsaka yung mga rocks and slingshots na may nilagaring bakal. Yun ang bala nila tsaka jolens. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Clark Hills Properties Corporation na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Henner Endona, wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Christmas season, bagay na kanila raw ipinangako sa isang pulong. Nagpayag din daw ang Clark Hills ng intensyong mag-donate ng isang ektarya ng naturang lupa para sa malilipat na indigent residents. Dagdag pa ng Clark Hills mula noong 2023. Humingi sila ng listahan mula sa lokal na pamahalaan ng mga pangalan ng indigent family sa lugar pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumalima rin sila sa nauna nilang pangako ng hindi nila gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ng Clark Hills na hanggat walang malilipatan, hindi nila gigibain ang bahay ng mga indigent at ng mga orihinal na may hawak ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Muli giniling ng Clark Hills ang listahan ng mga residente sa lugar para nila'y makapagbigay sila ng alternatibo para sa relokasyon.